guys! Welcome back to my channel! For today's video, magluluto tayo ng bulalo! Tara, start na tayo! So, una natin gagawin, kuha lang tayo ng isang cooking pot. In my case, wala akong cooking pot, so ang gagamitin ko guys ay kawali. Okay, maglalagay lang tayo dito ng 7 cups of water. Ayan, so tatakpan lang natin ito guys at antayin natin itong kumulo. Kapag kumulo na yung tubig, pwede na nating ilagay yung beef shank. Maglalagay din tayo ng 2 pieces chopped onion. We'll also add 1/2 tablespoon whole peppercorns. And 1/2 tablespoon iodized salt. So, papakuluin natin ito guys ng 4 to 6 hours sa mahinang apoy. So, check natin after 3 hours. Hinayaan ko lang siyang kumulo guys. At pag check ko, ito nga, nandito na yung mga scums. So, pwede natin itong i-wipe off or punasan or tanggalin yung mga scums or impurities galing dun sa pagpapakulo ng baka. What we're doing guys is the traditional way of cooking bulalo. Pero merong mas madaling way ng pagluto ng bulalo. Kung gagamit kayo ng pressure cooker, mas mapababalis yung pagluluto nito. So since we're doing the traditional way, kailangan ay lutuin ito ng mahinang apoy ng 4 to 6 hours para lumabas yung mga nutrients ng beef. And para mas maging flavorful yung ating bulalo. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon patis. So check na rin natin kung medyo malambot na yung beef. Ayan, medyo malambot na yung beef pero hindi pa yung malasog-lasog. So kailangan kasi mas better kung yung normally nagpo-falls up na yung beef. Mas masarap yun. And so, pwede na rin natin i-check yung lasa nito at i-adjust na natin based sa ating preference. Kulang pa ng alat, so maglalagay lang ulit ako ng kalahating kutsarang iodized salt. And since papakuluin pa natin ito ng 2 oras, maglalagay ulit ako ng 3 basong tubig. Thank you.
simmer this for another 2 hours. So after 2 hours, ito na yung bulalo. And for sure, malambot na ito. So at this point, pwede na nating ilagay yung Japanese corn. So this is just 1 Japanese corn cut into serving pieces. Ito yung hindi mawawala sa bulalo, guys, kasi nakaka-absorb siya ng alat. And at the same time, nagbibigay siya ng sweetness sa ating bulalo. Kung gusto nyo, guys, na hindi overcooked yung Japanese corn, lutuin nyo ito or pakuluan nyo lang ito ng mga 5 to 10 minutes lang. Let's simmer this for another 10 minutes. So after 10 minutes, pwede na natin tanggalin yung Japanese corn, pero sa akin, hinayaan ko na lang din siya kasi patapos naman na. So, maglalagay din ako ng Ajinomoto or yung tinatawag nilang Vetsin. So, we'll simmer this for another 5 minutes. So after 5 minutes, luto na to, and ilalagay na natin yung Chinese cabbage. Pwede rin naman kayong maglagay ng baggy beans, pero since dalawa lang naman kaming kakain, eto na lang yung ilalagay ko. We will simmer this for another 2 to 3 minutes and then we're done. Luto na ang ating bulalo. I-serve na natin. Napakasarap ko ng sabaw nito, guys, lalo na ngayon, tag-ulan. At syempre, hindi mawawala ang ating sausawan na patis, kalamansi at sili. Oh yeah! Like this recipe, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel, and ring the notification bell for you to be updated with my latest uploads. See you in my next video. Bye-bye.